Bagong-bagong balita, naghain ng not guilty plea si Pastor Apollo Quibuloy sa kasong qualified human trafficking. Ganito rin ang tugon ng mga kapwa niya akusado ayon sa Piskalya ng Pasig at abogado ng mga biktima. Ngayon pong araw, binasahan ng sakdal si Quibuloy ng Pasig Regional Trial Court Branch 159. Dinala sila roon mula po sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan sila nananatili matapos nilang sumuko nitong Linggo. Nasa arraignment din ang ilang mga biktima umano ni Quibuloy. Isinawalat ng limang babaeng nagsumbong sa pulisya na mula pagkabata pa lang ay inaabuso na umano sila ni Pastor Apollo Quibuloy. Bukod dyan, may banta pa raw sa kanilang buhay mula sa mga tinatawag na Angels of Death kung magsasalita sila. Balita natin ni June Veneracion. Libreng edukasyon kapalit ng pagpaparecruit. Dyan umano nagsimula ang paulit-ulit na pang-aabuso ni Pastor Apollo Quibuloy sa limang babaeng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Base pa sa sumbong ng mga umano'y biktima sa hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan. Sa batang edad umano sila kinuha at karamihan ay mula sa broken family. Even their mothers, they brought their children doon sa foundation. At the age of 13, they were started to be raped. Sasabihin sa kanila ni Pastor Quibuloy na you are offering yourself to the Almighty. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ilang taon umano nagtagal ang mga pang-aabuso at may schedule pa umanong sinusunod. Like for instance, Monday, victim 1, you are to be raped by Quibuloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Quibuloy on the Tuesday and so forth up to Sunday. They were shaped. They were brainwashed. Indoctrinated until such time that they were they accepted their faith. Matinding takot din ang dala ng banta sa mga bata mula sa mga tinawag umanong Angels of Death. Halimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Quibuloy, papasok na yung angel death to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Hindi ko pa, I did not dealt with that kung ilan yung mga patay. I know may mga napatay na sila. Hindi pa muna iniharap ni Marantan sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa sila ng sworn statement. Pero may mahigit 50 minor de edad pa raw silang hindi na-rescue sa loob ng KOJC. Ang inilabas ng PNP ng mga bagong paratang ng sexual abuse laban kay Quibuloy, tinawag na peke ng isa niyang abogado. I'm sure planted yung lahat yun. Kuhan yun, mga manufactured yan. Sa pagkakakilala niyo po kay Pastor Quibuloy, kaya niyo po bang gumalaw, mang-abuso, mang-molestya ng mga bata? Hindi. Never, kahit 1% chance, hindi magagawa yan ni Pastor Quibuloy. Hamon ng kampo ni Quibuloy sa PNP, maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Asahan niya, sir, na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila. Umapila rin ang abogado ni Quibuloy na huwag agad husgahan ang religious leader. Sabi lang niya na laban lang, basta nasa kanya ang katotohanan. He is innocent. Alam naman natin na hindi lang ito about law. This partly politics. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinangay ng rumaragas ang tubig sa ilog ang magkapatid na minor de edad sa Siato, Negros Oriental. Naliligo raw noon ang dalawang bata nang biglang lumakas ang agos ng tubig dahil sa ulan. Unang nailigtas ang babaeng 12 anyos habang nasa gitna naman ang nakababatang kapatid na lalaki matapos ang ilang minuto. Bunsod ng malakas na pag-ulan sa bayan, bumaha sa lugar at pinasok ang ilang bahay. Sa ilang barangay, pinalikas na ang mga residente. Sa bayan naman ng Kasibo sa Nueva Vizcaya, pansamantalang isinara ang National Road kasunod ng mga pagguho ng lupa sa lugar. Bukod sa landslide, nahulog din ang mga bato at bumagsak ang mga puno sa kalsada dahil sa pag-ulan. Nagpapatuloy pa roon ang clearing operations. Kanselado ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil po sa masamang panahong hatid ng habagat na pinalakas ng bagyo.
Suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Rizal at magsaysay sa Occidental, Mindoro. Gayon din sa Calamansig sa Sultan Kudarat. Sa Bacolod City, preschool hanggang senior high school ang walang klase. Ipinauubayan naman sa pamunuan ng mga kolehiyo at universidad kung magkakansila rin ang klase ngayong Biyernes. Hinihikayat naman na mag-shift muna sa modular o asynchronous classes ang lahat ng paaralan sa Zamboanga City. Kaliwat kanan ngayon ang mga babala dahil sa malalakas na ulan dulot ng habagat. Ayon sa PAGASA, isinailalim hanggang alas 11 ngayong umaga sa red, orange at yellow rainfall warnings ang iba't ibang lugar sa Palawan. Itinaas naman ang orange rainfall warning sa Sorsogon, Antique at ilang panig ng Aklan. Yellow rainfall warning sa buong Albay at sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro, Aklan, Capiz at Iloilo. Isinailalim sa rainfall advisory ang Guimaras at ilang panig ng Iloilo, Capiz, Negros Occidental, Siquijor at Negros Oriental. Pinaaalerto ang mga residente sa mga nasabing lugar mula sa banta ng pagbaha o kay pagguho ng lupa. Asahan pang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila sa mga susunod na oras hanggang sa darating na weekend. Posibleng heavy, intense at minsan torrential rains base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mananatili kasing malakas at palalakasin pa ang habagat ng bagyong may international name na Bebinca. Huling namataan ang sentro ng bagyo 1,605 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour. Mamayang hapon o gabi, posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawagin sa local name na Ferdy. Agad din itong lalabas bandang hating gabi o kay bukas ng umaga. Posibleng lumakas ang nasabing bagyo bilang typhoon kapag nasa bandang southern Japan na ito at tutumbukin ang China. Hindi po tayo ng latest sa tatawaging bagyong Ferdy at sa lagay ng panahon ngayon pong weekend. Makakapanayin po natin si PAGASA Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga, Sir Chris. Si Connie po ito. Magandang umaga, Ms. Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Sa mga oras po na ito, nasaan na ho ba yung bagyong tatawagin nating Ferdy at kailan po ito inaasahang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Well, yun nga, Connie, no? Nasa labas pa rin ito na ating PAR at kanina ay nasa layong 1,605 kilometers, silangan ng dulong Hilagang Luzon. Inaasahan natin na posibleng ngayong hapon hanggang mamayang gabi pumasok ito sa northeastern boundary ng PAR. At kapag nagkaganon, bibigyan natin ng local name na Ferdy. Subalit, posible rin na bukas ng madaling araw hanggang bukas ng umaga ay lumabas nga ito dito naman sa may bandang northern boundary ng PAR. Ganun pa man, kahit wala tayong inaasahan na landfall scenario, patuloy tayong magmonitor at magbibigay ng update sapagkat in some ways ay na-impluensya nito yung habagat na sa kasalukuyan nga ay nakakapekto dito sa southern zone, Visayas at Mindanao area. Sir, mabilis ho ba itong bilis nitong si Ferdy kung sakasakali hong pumasok sa ating PAR? I'm sorry? Mabilis ho ba yung galaw nitong si Ferdy kung sakaling papasok po ito sa ating PAR? At posibleng lumakas ho ba ito? Well, tama ko, no? Dahil yun nga ang projection natin, baka within the next 12 hours once na pumasok ito na ating air responsibility ay lumabas na rin at nagkataon na halos nandito sa may bandang northeastern tip. So maliit lang yung distansya ng ating boundary sa area na yon. Kaya tinaasahan nga natin na pag pumasok within 12 hours or less ay posibleng lumabas na rin ito ng ating PAR. I see. Pero posible rin hubang palakasin itong si Bagyong Ferdy ang habagat katulad po ng naranasan natin kay Bagyong Karina at Enteng? Well, sa ngayon nga actually ina-impluensya nito yung habagat, no? Gawa ng may mga nararanasan tayong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Zone, Visayas at Mindanao area to the point na nagpalabas po ang ating mga PAGASA Regional Services Division ng mga regionalized or localized na heavy rainfall advisory. At aha, sa mga susunod na araw, posible na magpatuloy pang umiral itong habagat dito nga sa mga namagit na ating lugar. Kaya yung mga kababayan po natin sa Southern Zone, Visayas at Mindanao area, aside sa mag-monitor sa update natin dito sa bagyong si magiging Ferdy, ay patuloy din na mag-monitor sa mga localized rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Division sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao area. Sir Chris, bagamat nabanggit nyo nga kanina na talaga hong mabilisan lang ang paglabas po sa ating PAR nitong si Bagyong Ferdy, no, kinabukasan na sabi nyo, madaling araw, no, maaring lumabas na ito. Pero may mga nakikita ho ba tayo, halimbawa LPA na posible hong maging HENER kung sakasakali, magkakaroon ho ba sila ng interaction? Kung hindi rin natin nirurule out yung possibility, no, dahil in the next week may inaasahan tayo
na posibleng either dito sa west ng Luzon, bandang West Philippine Sea, o dito sa mga cloud bands na may iwan itong magiging bagyong Purdy, ay may posibleng mabuo na panibagong sama ng panahon. Kaya yan din, subject ng ating monitoring, at kung magkakaroon man ng mga development, ay magpapalabas po tayo ng mga appropriate advisory sa ating mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong update sa amin, PAGASA Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Update tayo sa arraignment ni Pastor Apollo Quibuloy at apat na iba pa sa Pasig RTC. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Rafi, kalalabas-labas lamang nitong sila Pastor Apollo Quibuloy at apat na iba pang akusado dito sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 ayon sa abogado ng biktima na si Attorney Ian ay not guilty ang inihain na plea nitong apat na ito na naharap sa kasong qualified human trafficking. Kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap o makapagtanong dito kay Pastor Quibuloy kung ano yung mensahe niya sa kanyang mga tagasunod. At ang sabi niya ay tatag lang. Rafi, meron lang kaming hinihintay na anunsyo mula sa PNP tungkol sa magiging kustodiya ng mga akusado dito sa RTC Branch 159. Pero there's going to be a development on that aspect. Hintayin na lang muna natin yung PNP. So far, Rafi, not guilty plea ang hinihain ng kampo ni Pastor at ang dun sa kasong inihain sa kanya ng isang menor de edad para sa qualified human trafficking, Rafi. So Joseph, habang hinihintay yung sinasabi mong anunsyo, dinerecho muna si Pastor Apollo Quibuloy sa Camp Crame? Inilabas muna sila at sa mga oras na ito ay paalis na mula dito sa QC ay sa Pasig RTC. Sasakay na sila nung coaster. Pabalik dyan sa PNP Custodial Center. Mamayang hapon kasi, Rafi, ay meron pa rin na hearing itong sila Pastor doon naman sa Quezon City Regional Trial Court para naman doon sa kasong child abuse at sexual abuse. Pero yun ay hindi na niya kailangang personal na pumunta dahil family court yun at gagawin na lamang na online ang magiging pagdinig, Rafi. Para po sa mga nanonood, live po niyong napapanood yung sitwasyon dyan sa may Pasig RTC. Joseph, napakaraming tao yung nakikita natin dyan sa video. May mga taga-suporta ba siya nagtungo dyan? Rafi, kasi kanina nagkaroon ng bunutan, no? Nandito kami ngayon sa fifth floor mismo kung nasaan yung Regional Trial Court Branch 159. At hindi ko, pagpamanin mo, kita yung nangyayari sa ilalim. Pero ang nakikita ko from my vantage point here dito sa fifth floor ay marami rin mga nakakalat na mga pulis at mga nakasibilyan na mga tao at nagtitingin-tingin sa nangyayari dito sa mapagdinig sa unang pagharap sa kaso nitong si Pastor Quibuloy simula nang siya ay madakip doon sa Davao. Rafi. Okay, maraming salamat. Aabangan natin ng report mo na yan sa mga susunod na mga newscast. Maraming salamat, Joseph Morong. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.